guys, welcome back to my YouTube channel. Mamaya mo na yung nag-anag-anag. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video po, ang magiging content ko is Ask Me Anything. So, nag-post na po ako sa group na kung anong gusto nilang itanong about me or kahit saan, anything nga eh. Then, maraming nag-comment. So, ayun. Isasagutin na natin isa-isa ngayon. So, start na tayo. So, ayun. Yung mga na-screenshot ko dito, hindi ko po siya sunod-sunod na mababasa. Yun. Hindi ko alam kung ba't hindi na sunod-sunod. Pero, ito yung number one. Bakit marupok tayong mga babae? Hello po sa nag-comment, Ate Karen. Ate Kaharen, kasi may HR. Lalagay ko po dito yung mga YouTube channel nila. So, ano niya na rin sila. Subscribe niya na rin. So, ayun. Bakit marurupok daw tayong mga babae? Kasi tayong mga babae, malambot yung puso natin eh. So, nagmamahal tayo ng sobra. Nagmahalan din tayo. Kaya tayo nagiging marupok. Siguro, ano, dahil mahal natin yung tao, konting kasalanan nila, sige, patawad na rin ng patawad. Ang gusto na sanay na lang tayo na sorry, ganto ganyan. Kaya siguro, nagiging marupok na rin tayo kasi paulit-ulit yung nangyayari. Parang, sige, dahil nga mahal ko, sige, pagbibigyan na kita, ganyan. Yun yung, para sa akin ha, ate, siguro, feeling ko sa'yo din. So, yun, next tayo. Kay Ate Vanessa, ayan, hi Ate Simang, yun, paano maging mukhang bata tulad mo, bunso? So, ayun, ano po, matulog ka lang din po ng 4 a.m. Lagi po akong puyat, pero hindi ko alam ba't ganito pa rin mo ako. So, ayan po. Uy, yambol. To, kay Ate Cindy, paro. Hello Ate Cindy, shout out. Anong long-term goal mo sa pagba-vlog mo? Ano yung gusto mong ma-attain? Siguro po yung goal ko or gusto kong ma-attain yung ano po, yung magkaroon ng sahod dito sa YouTube. Kasi ang dami ko pong nakikitang mga vlogger na sumasahod na. Yung mga nag-umpisa pa lang, tapos sumasahod na din. Tapos, ano po kasi, isa rin po to sa dahilan kung bakit. Kasi, isa rin po to sa dahilan kung bakit gusto ko magkaroon ng sahod is yung makatulong ka sa iba. Ang dami ko pong nakikita sa Facebook, sa YouTube, na kahit mahirap lang sila, nakakatulong sila eh. Ako po kasi, nag-aaral pa ako, wala pa akong sarili kong pera para pang tulong ganyan. Ang dami ko pong nakikita na sa simpleng paraan lang nakakatulong sila sa mga pagkain ganyan, sa mga tao sa kalsada nakakatulong na sila. So, gusto ko rin maranasan yung makatulong ka sa iba. Yan. Lalo lang ngayong meron tayong virus dito. So, ang daming naghihirap talaga. So, yun talaga yung maiisip mo, tumulong. So, yun lang ate. So, ayun, yung ate ko, hi day, Hunyo, shout out. Gaano ka katangkad? So, yun, yung gumawa ko ng ano, yung random facts, 20 random facts about me, hindi ko nilagay yung height ko. Bakit mo ngayon tinanong, ha? So, yun, ang height ko po, ang height ko po is 4'9". Sobrang liit ko lang talaga. So, ayun, if magkaka-superpower ka, ano yun at bakit? Siguro yung ano na lang, yung superpowers ko is pasayahin ko yung lahat. Yun yung gusto kong maging powers para lahat maging masaya, 'di ba? Kasi sa panahon ngayon eh puro takot, lungkot na lang yung nararamdaman natin, yung dahil nga sa nangyayari dito sa ating bansa ngayon. So, yun, thank you sa sagot mo. Lalagay ko yung YouTube channel mo diyan. Ito. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon na balikan ng nakaraan, ano yon? So, ayun, shoutout din sa'yo. Siguro yung ano, yung nagloko ko sa pag-aaral, yon. Kasi, syempre, pag umpisa pa lang nagloloko na sa pag-aaral, madadala mo siya hanggang last.
Yun, hindi naman po sa pagloloko na sobrang loko yung parang binaba ko lahat. Parang ano kasi, dati lagi ako may tap, ganyan. Pero ngayon nawala na kasi. Parang in-enjoy ko na lang yung pag-aaral. Yung nakalimutan ko na dapat na may inaano ko, may hinahandle akong grades, ganyan. Yun. So ito, if magiging babae ka, girl ka ba? Shout out sa iyo, ang gulo ng tanong. So yan, lalagay ko rin YouTube channel mo diyan. Yung tanong mo, oo, girl talaga ako. Hindi ko magets yung tanong mo, pero thank you sa tanong. Nag-effort ka doon. Ayan. Tanong ko, saan mo gusto mag-travel? Siguro dito pa din sa Pilipinas gusto kong mag-travel. Kung pagbibigyan ako, gusto ko sa Davao kasi ano, yun yung place ng mama at papa ko. So gusto ko marating yun. Tsaka nakita ko naman yung mga ano, yung mga background doon, yung mga lugar, ang gaganda, grabe. Kaya gusto kong sumpuntahan yung mga yun. Eto, may isa pa siyang tanong. Lalagay ko YouTube channel niya dito. Kung may isa kang babaguhin sa sarili mo, ano yun? Kung sa physical, yung ilong ko dahil sobrang pango. Kung sa ano naman, sa ugali, siguro yung pagiging maldita ko. Mainitin kasi ulo ko eh. Yung... So yun, nalaman nyo na yung aking inaano. So ito, kay Mami Miles, ilalagay ko rin po yung ano mo dito. Ilang taon ka unang nagka-BF? Naku, Diyos ko po. Ano po yon? Bali, grade 6. Yan. Ano yon? Grade 6 ako. Parang ano lang, pinili. Dati, yung syempre, parang unang, ano nga yun po, unang BF ko yon. So, takot na takot ako kasi sabi ng teacher namin, bawal mag-boyfriend, ganyan, ganyan. Eto mga kaklase ko, talagang pinipilit nila ako. Sige na, dahil nasagutin mo na, hindi naman malalaman ni mom yan eh, ganyan, ganyan. Kasi lagi nga po na ako kausap ni mama yung teacher ko na yon. So, takot talaga ako doon. So, pinupush nila ako, pinupush. Lagi ako sinusulatan ng lalaki, ganyan. Na pwede daw ba maligaw, ganyan, ganyan. Tapos pinipilit nila ako. So, sige na, dahil na dalawang araw lang. Basta hindi ko alam, parang naawa ata ako or talagang napilitan ako. So, yun, sinagot ko siya. Pero nung, ano pa lang, one day lang ata kami noon. Nung pagka-uwian niya ata or kinabukasan, nakipag-iwalay agad ako. Kasi, syempre, bata pa ako noon eh, ganyan. Kaya hindi ako naniniwala sa first love. Kasi hindi ko siya, siya yung first boyfriend ko, pero hindi siya first love. Tama ba? Nag-gets nyo? So, ayun. Kay Ate Day ulit. Sabi niya, bakit sa ating magkakapatid, ako ang pinakamaganda? Diyos ko po, ang hangin ha. Halika, pakita ka dito. Siya daw yung maganda. Ano sa'yo? Maganda ka? Hangin mo, hain mo. Ikaw ba ito electric pa? Ano hangin mo ha? Ayun. Well, may gampi ako dito. So, ito. Hi, Ate Abigail. Lalagay ko po yung ano niya dito. Subscribe niya siya. So, ito. Ito yung tanong niya. Related to pandemic topic, kung ikaw ang presidente, ano ang mga hakbang na gagawin mo para sa mamamayang Pilipino para makaiwas sa NCOV? So ate, nag-note ako para dito. Hindi ko kasi alam kung masasagot ko siya pag nakaharap lang ako dito sa CAM. So nag-note ako. Hindi ko rin sure kung ano pa bang idea kasi na pati utak ko na lockdown na rin po dito sa... Kung ako siguro yung magiging presidente, yung hakbang na gagawin ko, yung tulad sa China, nag-lockdown sila at naghigpit ng sobra na alam kong kakatakutan ng mga tao para sumunod sila. Tapos kada lugar po, magkakalat ako ng health workers at sasakyan na may mga paninda na pagkain. Magbibigay ako ng mga pera kada bahay na pwede nilang ipambili sa pang-araw-araw nilang gastos. Pero sa totoo lang po, malaki po yung paghanga ko sa presidente natin. Gumagalaw siya. Ayun nga lang, kakaunti lang yung mga nakakatulong sa kanya para sa Pilipinas. Nagbibigay siya ng sapat na budget para sa lugar natin, kada lugar po.
So, pero pagdating sa mga barangay, is hindi na nagiging sapat yung ano, yung mga naibibigay nila. Yung iba kasi kurakot na eh, kinukurakot nila yung ano ha, yung mga binibigay ng gobyerno. Yun. Pagdating sa barangay, parang ano na, minsan yung mga package po binibigay galing sa mga pamahalaan pagdating sa barangay, sobra binabawasan pa nila or mga ganun. Yung iba nagbibigay ng sapat na alcohol para sa ibibigay sa mga barangay, pero pagdating sa barangay hindi na po dumadating yung ano, kada lugar hindi na dumadating. Pero hindi ko po lahat nilalahat yung mga ano ha, barangay. May mga kilala kasi akong ganun. May mga nagko-comment din. Nagbabasa kasi ako mga comment, yung katulad ngayon na nagbibigay-bigay nga po barangay-barangay. Tapos mababasa mo yung comment nila, ay, yung kapitbahay ko nabigyan, ba't ako ganyan-ganyan. So, yun. So, yun siguro yung magiging ano ko ate na para unang-una makaiwas din sa NCOB, no? Yung para lagyan ng nakakatakot na batas. Ganyan. Ito po, galing kay Sir Jerome. Hi, Sir. Shout out. Bakit ang taas ng hairline ko? Mas mataas pa sa'yo. Sa totoo lang po, Sir, hindi rin ako mataas. So, hindi ko masasagot yung tanong mo. Pero kung, ano, tingnan nyo po yung hairline din ng tatay nyo. Kung parehas kayo, baka nagmana ka lang din. So, yun yung sagot ko. Sorry. So, ito si Ate Keisha. Ano yung main fears mo when you started your channel? Siguro po yung naging fears ko, yung walang mag-subscribe, walang manood. Yun po yung mga naging ano ko eh. Kasi, syempre, hindi naman po ako famous para may manood din sa akin. So, thankful talaga ako sa Pislot kasi nagsusupport sila. So, thumbs up tayo dyan. So, ito, next na question from Ate Jobs. Ito, lalagay ko yung ano niya dito, yung YouTube channel niya. Hi Ate Jobs, ilan na naging jowa mo? Eh, ang bata mo pa, ha? Charot. So, yun po, yung mga naging jowa ko, hindi ko po alam kung ilan kasi hindi naman po talaga seryoso yung dati, para mga puppy love lang, ganyan. Yung iba sa textmate lang naman po, syempre, ang kabataan dati, ganyan. So, ngayon ko lang na-realize na dapat nagseseryoso ka sa buhay, o, oh, diba? So, yun, isa lang po yung seryoso ko, pero kung sa yung dati, kung ilan-ilan, hindi ko na po talaga maalala eh. Hindi ko na maalala. Siguro mga dalawa na lang ex ko na naalala ko ngayon. So, ayun guys, tapos na yung Ask Me Anything na content natin. Sana na-enjoy niyo yung mga sagot kong walang kwenta. So, ayun. Thank you po sa mga nag-comment. Yan, sa mga nag-comment. So, shoutout ko na lang po kayo dito. Lalagay ko yung mga ano nyo dyan. So, thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe and hit the notification bell button. Then, like nyo na rin po yan. Tsaka, mag-comment lang din po kayo sa baba kung may gusto pa kayong ipa-video sa akin or next content. So, ayun. Thank you, guys. Bye-bye. So, ayun, guys. Ipapakita ko lang dito sa last video yung, ano, yung challenge na ginawa ng kapatid ko. Papakita ko na rin dito yung ano, yung kung sino yung nag-request nung video na yon. Sorry po doon sa dalawang hindi napili kasi ayaw talaga nung kapatid ko gawin dahil nahihiya daw po siya. So, ayun. Papakita ko yung mga video, ay yung mga request kung sino. Thank you po. Papakita ko na lang dito pag sunod na ito. In-insert ko lang ito. Bye-bye. I'm not afraid.